Hello mga boss! What's up? It's me again and welcome back to my YouTube channel. And for today's video ay may papakilala ko sa inyo. Ito ay ang aking Kamei KM5027. So, let's go! So ayun nga mga boss, no, medyo maikli lang tong video. So ang gagawin ko lang is ipapakilala ko sa inyo ang aking Kamei KM5027. Kung anong kinaganda niya, ano yung hindi niya kinaganda, magkano yung bili ko dito. Yun, overall yung performance niya mga boss sa pagugupit. So ayun lahat. So una-una mga boss, sasabihin ko muna yung quality ng packaging niya nung dumating siya sa akin mga boss. So kagaya ng clipper ko na Kamei KM96 mga boss, 1986 mga boss, solid din yung lalagyan niya mga boss, tsaka yung pinambalot nito mga boss is napakakapal, bubble wrap, at tsaka napakakapal pa mga boss. So nung dumating siya sa akin mga boss, sobrang happy ko kasi nga in good condition siya mga boss. So dumating siya mga boss, mas nauna siyang dumating sa akin Kamei KM96 1986. So dumating siya earlier than September 4. Sabay ko na rin siyang ginamit do sa aking Kamei 1986. So ginagamit ko na siya for almost a month. Sasabihin ko kung okay ba or hindi mamaya. So tapusin niyo lang 'tong video mga boss. So 'yun, ipapakita ko muna sa inyo yung loob. So bubuksan natin ito mga boss para makita niyo yung anong laman niya. Yan. Yan yung laman niya mga boss. So, titingnan natin kung ano yung laman niya mga boss. So meron siyang manual mga boss as always. Sinasabi dito yung general descriptions niya. Tsaka how to use and paano siya linisin at kung ano mag-replace ng blade niya mga boss. Nandito lahat. So, ito mga boss yung napawaw ako sa product. Kasi dalawa yung uri ng charger niya. Meron siyang charger connector, yung pwede sa cellphone mga boss, USB type. So meron din siya nito mga boss, universal charger. So kailangan lang ng adapter. So dalawang charger yung pwedeng isaksak sa kanya. So meron din siyang oil, which is almost ubos na kasi yun yung ginagamit ko. Small brush at saka tatlong guard, 1mm, 1mm. 2mm at ito yung 3mm. So, heto na mga boss yung ating Kamei KM5027. Yan mga boss. So, yung charger niya mga boss, dalawa. Pwedeng saksakan nito. Pwede rin nito. So, kahit ano dyan, sa dalawa, pwede mo siyang isaksak. So, the product itself mga boss, sasabihin ko sa inyo kung okay ba siya. So ayun nga mga boss, no, paparinig ko sa inyo yung kung maingay ba siya o hindi. Yan. Yan mga boss. Hindi siya maingay mga boss, ha. So kung sa video mukhang maingay siya, pero kung sa personal mga boss, hindi siya maingay. So meron din siyang ganito mga boss. So ito yung indicator na 100% siya. Tsaka meron din siyang power, gaano siya kalakas mga boss. So ito yung reduce ng power niya. So from 55 to 60 to 65 to 70. So yan lang yung maximum na lakas meron siya mga boss. Tsaka ito yung on and off niya mga boss. So kung tinatanong niyo mga boss, kumusta nga ba yung ating Kamei KM5027 after 1 month of use? Well, masasabi ko mga boss, okay naman yung performance niya. Solidong-solido. Well, para sa akin mga boss, ha, as a beginner, okay na rin siyang gamitin mga boss. Hindi ko pa naman nasusubukan yung ibang trimmer.
Ito pala mga boss, awag dito mga boss is trimmer or detailer. Yun yung ginagamit nila pag nag-fade sa mababang part ng buhok natin mga boss. So, napaka, I mean, gamit na gamit ito mga boss pag nag-fade kayo mga boss. So, kaya ito palang kay may KM5027 natin mga boss is yung charging time niya is 2 hours. At saka, pwede mo siyang gamitin for 270 minutes. So, 270 minutes, almost. So, for 270 minutes, 4 hours and 30 minutes din yun, mga boss. So, medyo matagal-tagal siya. Tsaka, in fact, mga boss, ang beses ko pa lang siyang na-charge. So, syempre, hindi naman talaga siya masyadong bugbog. So, for 1 month of using, mga boss, isang beses ko pa lang siyang na-charge. Yun, for almost 1 month of use, okay naman siyang gamitin, tsaka magaan lang siya mga boss ha, handy lang siya mga boss, yan. Ganyan siya kalait mga boss, compared dun sa clipper ko na KMA 1986. So, kung gusto niyo makita yung na ginamit ko to mga boss, you can check my other video, yung mga tutorial ko mga boss. Ito yung ginamit ko sa gugupit. Tsaka, sabihin niyo sa akin mga boss kung satisfied kayo dun sa performance niya mga boss ha. So, eto, for sa haul nito mga boss, magkano ko nga ba siya nabili mga boss? Nabili ko siya mga boss sa Lazada. Since nag-shopee ako mga boss, medyo namahalan ako. Sinubukan ko sa Lazada mga boss, tsaka boom, nakita ko, meron palang mas mura doon. Yun, nakuha ko siya sa mas murang halaga. Worth for the price naman mga boss. So, nabili ko siya sa halagang 900. 79 pesos mga boss. Ewan ko lang kung magkano yung product itself, pero kasama na yung shipping, nabili ko siya sa halagang 979 pesos mga boss. Okay na rin mga boss, magandang pang collection. So kung nagbabala kayong bumili ng hair trimmer mga boss, well, saktong-sakto, highly recommended ko ito mga boss. So, yun lang siguro mga boss, tsaka kita-kits sa mga susunod ko mga videos. Ito pa rin yung gagamitin ko sa pag tutorial. Kasi wala pa akong ibang nabibili. So, keep updated mga boss. Tsaka, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe mga boss, please subscribe to my YouTube channel para lagi tayong updated sa mga susunod ko pa mga videos mga boss. Hair tutorials, tsaka mga reviews na rin sa mga product na pangugupit. So, kung kagaya ko mga boss, kayo rin ay isang beginner at nagustuhan nyo itong video, please hit the like button mga boss. So, yun lang. Ano bang pwede mong sabihin? Ano? Yun lang mga boss. Maraming salamat at see you on my next videos.